Welcome to BusyGram.net, ang YouTube channel na nagbibigay kaalaman at latest na balita saan man sa mundo. Sa episode natin ngayon ay may latest na balita kami na ibabahagi sa inyo tungkol sa idol nating si Willie Revillame o mas kilala bilang si Kuya Will. Ito ay may kinalaman sa nakaraang pagbibigay niya ng tulong sa gobyerno para ipangtulong din sa mga kababayan nating apektado ng pandemic. Usap-usapan din na may kinalaman ito sa 2022 national elections at sinasabing tatakbo daw si Kuya Will sa isang posisyon sa politika. Ano kaya ang katotohanan tungkol dito? Aalamin natin yan, pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa BusyGram.net YouTube channel ay mag-like at subscribe ka muna at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod nating mga videos. Hindi na iba sa ating mga Pilipino ang hulaan game sa tuwing papalapit na ang eleksyon sa kung sino-sino kaya ang mga malaking ang posibilidad na tatakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Kahit taon pa ang bibilangin bago ang eleksyon ay may kanya-kanya ng pambato ang mga tao at kanya-kanyang hula na kung sino ang kakandidato. Sa mga nakaraang araw nga ay lumabas na naman ang pangalan ni Willie Revillame o mas kilala sa tawag ng marami na Kuya Will. Si Kuya Will ay kilala ng masa na tumutulong sa mga kapos sa buhay, maging ito man ay sa pamamagitan ng kanyang TV show na nagmula noon na siya ay nasa Kapamilya Network pa sa kanyang show na Wawawi at hanggang sa ngayon sa kanyang show na Wawawin o Tutok to Win. Kung inyong matatandaan ay may espekulasyon din na lumabas tungkol kay Kuya Will na kung saan ay tatakbo daw siya sa isang di pa nalalaman na posisyon sa gobyerno noong 2016 election. Pareho din ito ng nangyari noong 2019 election. Masasabi natin na ang mga espekulasyon na iyon ay dahil sa di maitatangging pagtulong niya sa mga mahihirap at kapuspalad nating mga kababayan. Ito ay sa pamamagitan ng kanyang daily show na GMA na Tutok to Win. Ang nasabing palabas ay nabuo ni Kuya Will noong March 2020 habang naabutan siya ng lockdown sa Puerto Galera dahil sa pandemic. 2 linggo na ang nakakalipas, inanunsyo ni Willie Revillame ang isang donasyon ng 5 milyong piso mula sa kanyang sariling bulsa para sa mga walang trabaho ng mga jeepney driver. Ito ay para umano mabawasan ang kanilang pagmamakaawa sa lansangan. Sa kasalukuyan nga ay dahil sa pandemic, maraming jeepney drivers ang nakakitang namamalimos na lang sa lansangan dahil ilang buwan na silang hindi nakakapamasada. Bukod sa 5 milyong piso na ibinigay ni Kuya Will, ay nangako muli siya ng isa pang 5 milyong piso na donasyon sa susunod na buwan. Ang nasabing susunod na donasyon ay bukod pa sa tulong pinansyal na ipinaabot sa mga pamilya ng mga OFW na namatay at nasunugan sa pagsabog sa Beirut at ang pang-araw-araw na papremyo sa cash na 5,000 hanggang 50,000 at marami pa na ibinibigay niya sa mga maswerteng manonood ng Tutok to Win na karamihan sa mga nalulumbay na lugar. Sa isang press briefing ni Presidential Spokesperson Harry Roque ay pinasalamatan niya si Kuya Will dahil sa mga donasyon na ibinigay nito sa pamahalaan para sa pagtungon sa tulong para sa apektado ng pandemic. Pahayag ni Harry Roque, and I quote, "Muli po kaming nagpapasalamat kay Kuya Will at sa kanyang busilak na puso at malasakit sa ating mga kababayan ngayong panahon ng pandemya. Paalala ko rin po kay Kuya Will, Kuya Will, sabi mo baka magbigay ka pa ng... I'm sure 3,000 na namang mga jeepney drivers ang matutuwa niyan kung talagang itutuloy mo ang pangalawang 5 milyon." End of quote. Ano naman kaya ang pahayag ni Kuya Will tungkol sa sabi-sabi na tatakbo daw siya sa 2022 elections? Ayon sa kanyang maikling pahayag, and I quote, "I just want to help the government. Gusto ko simpleng buhay lang at makatulong." End of quote. Sa pahayag ng ito ni Kuya Will ay mukhang wala siyang interes sa ngayon na tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno. Kilala ng lahat na si Willie Revillame ay malapit sa masa dahil sa kilalang pagtulong niya sa mga ordinaryong Pilipino, lalo na sa mga sumusubaybay sa kanya. Magmula noong nasa ABS-CBN pa siya, ay top-rated ang kanyang noontime show na Wawawi dahil sa pamimigay niya ng malalaking papremyo, subalit sa kasamaang palad ay nagkaroon ng trahedya sa ultra noong anibersaryo nito at nagsasabing palabas ay naging resulta ng demandahan sa pagitan ng kampo ni Willie at ng ABS-CBN. Matapos nga ang taon ay nagsimula muli siyang mag-show na noon ay sa TV5, ngunit di tumagal ay lumipat sa GMA7 na hanggang ngayon ay palabas pa rin ang kanyang Wawawin o Tutok to Win. Kaugnay nga din ng press briefing ni Harry Roque ay nagalit naman si Willie Revillame sa isang reporter ng Rappler. Ito ay sa kabila ng inilabas nilang write-up na kung saan ay sinabi nila na na-hijack na daw umano ni Willie ang press briefing upang makauha ang atensyon ng tao.
Ayon kay Willie, ay inimbitahan daw umano siya ni Presidential Spokesperson Harry Roque upang i-announce ang kanyang donasyon na 5 milyon at upang pasalamatan siya sa kanyang ginawang pagtulong. Ang nasabing write-up ni Pia Ranada mula sa Rappler ay may title na Willie Villame hijacks Roque press briefing to promote charity, GMA show. Ayon kay Willie ay nag-request daw umano sa kanya ang palasyo na gamitin ang kanyang studio dahil ang studio ng pamamayari ng gobyerno ay temporary closed dahil sa COVID-19 cases. Sa isang episode ng Tutok to Win ay naglabas si Willie ng kanyang saloobin tungkol sa write-up ng Rappler Reporter. Ayon sa pahayag ni Willie, and I quote, "Mayroon pong lumabas na write-up. Ito po ay galing sa Rappler at mayroon pong sinabi doon na ako daw ho ay nag-hijack o bilang stole the show. Kami ho nag-ayos niyan. Early morning para ho may magamit sa Secretary Roque. Bumalik sila last Friday. Nung last Friday po sabi niya, baka huli na namin itong araw, pwede bang lumabas ka lang para lang mapasalamatan kita ng personal. Ang alam ko sa hijack, may hino-hostage ka, may dala kang armas at nangahijack ka. Ang ibig ko hong sabihin, hindi ho maganda yung pagkasulat. Hinijack ko daw yung programang yun. Sana sa pagsulat mo, alamin mo muna kung ano ang istorya. Kaya nga, sinasabihan kayo ng fake news kayo. Hindi totoo ang sinasabi mo. Never akong mangha-hijack. Kung pala ang hijack ay kabutihan, edi mangha-hijack na lang tayo kung magbibigay ang hijacker ng 5 million. End of quote. Sinagot naman ito ni Pia Ranada, na reporter sa Rappler sa pamamagitan ng isang post sa social media. Ayon sa post niya, and I quote, "Hi Willie Revillame. Ito po ang ilang mga ibang depinasyon ng hijack kung sakaling inaakusahan mo ako ng fake news dahil sa intindi mo sa hijack ay pagnanakaw ng sasakyan." End of quote. Ang naturang post ay sinamahan pa ng mga screenshots na patunay na ang salitang hijack ay may iba-iba umanong meaning. Ang Rappler ay isang Philippine online news website na nakabase sa Pasig, Maynila. Nagsimula ito bilang isang Facebook page na nagngangalang MovePH noong August 2011 at kalaunan ay umunlad sa isang kumpletong website noong January 1, 2012. Ito ay kabilang sa mga unang website na nagbabalita sa Pilipinas na malawakang gumagamit ng online media kabilang ang video, pictures, text at audio. Gumagamit din ito ng mga social media site para sa pamamahagi ng mga balita. Naiugnay din sa Rappler ang kilalang journalist na si Maria Reza, ang CEO ng kumpanya na kung saan ay nahatulan nga noong nakaraan na guilty kaugnay pa din sa fake news issue. At yan nga ang latest na balita tungkol kay Kuya Will. Ano ang masasabi niyo tungkol dito? Pabor ka ba o iboboto mo ba si Kuya Will kung sakali man natatakbo siya sa national position o kahit ano sa local position man? I-comment mo lang inyong opinion sa comment section at huwag din kakalimutang mag-like at subscribe sa busygram.net YouTube channel at pindutin din ang notification bell para ma-notify ka sa mga susunod naming mga videos. Salamat!